4 days na lang, 2023 na. My goodness! At for long life, dapat salubungin daw natin ang bagong taon na may handang pansit. Ang tanong, ano ba ang paborito niyong sahog sa pansit? Ako? Kikiam. Kikiam. Yung chicken. Oo. Ako na yung kawali. Ay, repolyo. Di ba may tawag sa pansit yan? Sa parang konlechon. Pansit konlechon. Oh my God. Pero ito ha, ang ating top followers sa Facebook nag-share din ang kanilang paboritong sahog sa pansit. Para daw kay Jacob Wayne Gulay, kasi healthy. Ah, very good. Tama parang naman. Si Shaira. Tama. Ito naman, meat lover naman si Arlene Marie Madrideo Reyes. Ang haba na pangalan mo. Manok at ay pritong baboy at squid balls daw ang classic mga paborito niyang sahog sa pansit. Yeah. Napaka-classic naman. Yung paborito naman ni Myra Kalisnao Duldul, ang atay ng manok at hikiam sa pansit. Parang same with you. Sabahan pa ito ng maraming gulay at haluan ng pagmamahal. Ayun naman, ang secret recipe niya para mas masarap. Long life na, puno ka pa ng pagmamahal. Iyon naman! Diba? Ito, lahat masarap ha. Pero si Chef JR, kaya ano pang pambatong pansit? Yun ang gusto natin malaman, Chef! Hi guys! Hello, hello, hello! And yes, this is it! Pansit! Yan! Kita ninyo yung ating pansit. And ako naman yung mga favorite ingredients ko. Hindi pwedeng mawala sa akin unang-una yung bawang. Kasi hindi yan maglalasang pansit nang wala yung ginisang flavor. And of course, baboy. So yan yung mga talagang go-to flavors ko. And of course, yun nga, we're on the last week na ng 2022. And sa pagsalubong natin sa darating na 2023, kailangan daw po talaga na mga pampaswerteng pagkain yung ilalatag natin. And of course, isa na dyan, yun nga, yung pansit natin. Of course, kasi it signifies long life and masaganang mahabang buhay. I think isa yun sa mga talagang kung bakit natin siya gustong isalubong sa bagong taon. Ayan. And of course, ayan, nandito tayo ngayon sa isang restaurant kung saan matututunan natin. Kasi mas masarap talaga yung mga heirloom recipes. 15-year recipe na to na talaga namang binabalik-balikan at paborito na ng marami. So, dahil dyan, kailangan nating matawag yung ating expert. Yan. Si Ma'am Evelyn. Okay, Tita Belle. Good morning, Tita Belle. Good morning, ayan. Chef. Very pleased to have you here. Yes, ma'am. If you could share with us yung inyong talaga namang pambatong recipe ng pansit siomai. Yep. So ano po yung pinakauna nating step, ma'am? Ating paborito, garlic. Of course. At ang mamahaling sibuyas. Oo, lakas makasosyal ngayon, ano? Pag may sibuyas. So, gisa lang po, ma'am. Yep. As in, yan yung usual naman talagang step natin with pansit. Yes po. So, pagkagisa po natin ng gulay, saka natin isusunod yung iba isusunod pang ingredients. So you have natin here, I can see carrots. Carrots. Ito yung, ewan ko sino nagsabi kanina, paborito nilang gulay ay yung kanilang cabbage. Cabbage po. Ayan, opo. Tignan natin. So igigisa lang po yan. Opo, drops po natin ng konting wansoy. Konting wansoy. Ayan po. Ayan, yung wansoy po eh. Kung hindi nyo naman po trip ang wansoy, pwede kayong gumamit ng celery. Opo. O ano. Yeah. And then, igigisa lang po mabilis. What we do is, we set it aside. Yeah. Okay, so talaga yan yung isa sa mga key steps pag nagigisa po tayo ng, I mean, pag nagluluto tayo ng pansit, inihihiwalay po yung gulay. Ako, yes. Yan, para ma-retain natin yung crunch at yung freshness nung ating gulay. Para so, half-cooked siya. Ayan, so we have here, ano ma'am, ano po itong binubuhos ko na ito? Ayan po yung pork stock natin. Talaga, makita nyo naman, nagmamantika pa yan. Sa nga, buto-buto. Yes. Dali ng, ano. So, ligay po natin ng konti ng ating noodles na. Ayan. Yep, yep, pwede na po siya. So, yung bihon, kung mapapansin nyo mga kapuso, yan, hindi siya dry. Kasi so, nababad na ito. Nababad na po siya ng 10 minutes. Okay. So, bigyan po natin siya ng pampabry. Okay. Konting panimpla na rin po, ano? Ayan po, ang panimpla. Ayan. So, we'll just bring it to boil. And then, yep. Bring yung ating. Lagyan natin po ng paminta. Ayan, of course. Kailangan yung paminta natin. Ayan po. And kapag maluluto na yung pansit natin. Half lang po. Okay. So yung ginisa po natin gulay kanina, sinet aside natin. Pero dito po sa pansit na niluluto ninyo, half lang po yung nilagay ninyo. Opo. Bakit po ma'am half lang yung nilagay ninyo? Para po yung kalahati presentation po natin sa ibaba. For garnish. Para masarap-sarap tingnan. Okay. And of course, ito na nga, eh, yung talagang isa sa signature ni ma'am na
yung ating siomai. Kalahati. Uh-huh. Yeah. So kalahati lang din po yung ilalagay natin, ma'am. Ah, yes, sir. Yes. All right. Yes. Yan. So pakukuluan lang yan. Mm-hmm. Tapos ipe-plate na. Okay. Ayan, so, ready na. Ready. Ayan yung na po. Ating pansit siomai. So ito na yan. After natin siyang maluto, makumpleto yung proseso. Mm-hmm. Siyempre, yan yung itsura, di ba? Winner na winner. Yes. Kailangan tikman natin ito, ma'am. Yep. Opo, kakamain ko na mga kapuso. Ah. Pwede. May nakikita rin po akong garnish na mani. Yep. Panalo. Thank you. Kasi siyempre, may siomai na. Sinama natin yung siomai, ma'am, kasi maganda rin siyang isama sa medyo noche. Kasi may purpose din siya. Symbolizes prosperity, di ba? Sabi nila kasi bilog siya. So, for more pera. They're coming here. Yeah. And hindi po natin may iwasan talaga na sa medyo noche natin. Mm-hmm. Eh, talagang may susobra at susobrang pagkain, ano? Uh-huh. Pag may natira, kailangan po malinis na lalagyan. Doon niyo po ilalagay mm-hmm. yung pansit. Hiwalay niyo na yung pansit at hiwalay din niyo yung gulay. Ganun po. So pag may sumobra po kayo mga pansit, mm-hmm. make sure lang din po, sinasabi ni Ma'am Evelyn na, mm-hmm. ihiwalay yung gulay sa pansit, takpan, make sure. And I think yung key term na sinabi niyo po doon is malinis na container. Yes, tama. Ayan, so yan, pwede na natin itong ilagay sa fridge. Chiller lang to, ma'am, no? Chiller lang po. Hindi na po sa freezer kasi mag-iiba yung texture niya. Mm-hmm. And then, same with our vegetables. Oh, papaperan din siya. So magandang tip po yan, ano? So talagang hindi may iwasan yan kasi ang dami natin pagkain sa medyo noche. And speaking of madami, ma'am, ano-ano pa po ba yung inyong ibang klase ng pansit dito? Ito, mag-upisa po tayo dito sa bulalolomi. Bulalolomi, grabe. Siyempre, malapit tayo sa Tagaytay. Opo, Mickey Bihon. Mickey Bihon. Pansit Siomai. Pansit Bihon with Lechong Kawali. Wow. Pansit Canton. Grabe. Pansit Malabon. Of course. Pansit Tofu. At ang Mucholomi. Mucholomi, grabe. Nakakatakam. Marami-rami kaming lalantakan ngayon. And yes, of course, sure. Mga kapuso, sa mas marami pang pampaswerteng panghanda sa inyong medyo noche, kaming bahala dyan. Kasi lagi kayong tututok dito lang sa nag-iisang morning show kung saan laging una ka, Unang Hirit! Unang Hirit, yes! Karina na natin ang long life. Yes! Balikan natin si Chef JR with his pampaswerte na pansin. Hi, Chef! Hi, Chef! Chef JR. Chef yes, JR. Hello, hello. Ang saya nung laro nyo dyan, guys, ha? Next time sasali ako, pero I'm sure nagutom kayo. And hindi naman lahat sa atin talaga meat eater. So yung mga vegetarian nating mga kapuso dyan at food explorers, don't worry kasi meron pa kaming recipe na kuha from Tita Bell na sak sa mga vegetarian, non-meat eaters. So napakasimple lang po nito. Ito yung kanilang pansit tofu. So syempre, ginisa na natin yung ating bawang, sibuyas, meron din tayong celery. And bago ko siya ginisa nga pala, doon ko na rin pinirito yung tokwa natin o yung tofu. And then for more deeper flavor, naglagay din po tayo dyan ng mushroom. And of course, yung ating carrots and cabbage. Yan, so we'll just, basically we're sauteing, stir frying, nakababad na rin yung ating pansit. So itong recipe na to, in less than 10 minutes, yung inyong dish would be ready for plating. So yan lang. Ganun lang po kadali yun. Just putting things together. Paplato na natin. Pasok na pasok. So healthy na ito. And of course, yun nga. Maswerteng maswerte. So for all food adventure na masasarap and of course, masuswerte, lagi lang tumutok dito sa nag-iisang morning show kung saan laging una ka. Unang Hirit!